Nakipag-areglo ng walang abiso, yan po ang inireklamo ng isang mag-anak matapos makalaya ng nakadisgrasyang driver kasunod ng pagtanggap ng halos kalahating milyong piso ng kinakasama ng kanilang anak. Yan po ang inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Higit pa sa bangungot ang magkakasunod na masamang balitang natanggap ng 59 anyos na si Nita Ramos nitong Hulyo. Ang kanya kasing ikawalong anak na si Monica at dalawang minor de edad na apong sina Miguel at AJ na magpapabakuna dapat nasawi sa isang disgrasya. Ang kanilang sinakyang tricycle sumalpok sa kasalubong na jeep dahil sa nag-overtake umanong pickup truck. Matapos mailibing ang mag-iina noong 26 ng Hulyo, nalaman ng pamilya na nakalaya na ang nagmamaneho ng jeep, na basura na ang mga kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property na naisampa sa mga suspect. Napakasakit. Hindi po namin alam po ano gagawin namin. Hanggang ngayon po, ma'am, hindi pa po namin natanggap yung ganung pangyayari. Kaya nga po nanghihingi po kami ng tulong sa inyo. Na ano po ba dapat namin gawin? Ipinagtataka rin daw ng pamilya kung bakit hindi na isama ang multiple homicide sa mga naisambang kaso, gayong nasawi sa insidente ang tatlo nilang kaanak. Hindi ko rin po alam pa na nagpareglo yung manugang ko. Hindi po niya sinabi sa amin. Masakit po para sa akin yung kasi po winala niya kami ng karapatan kay Monica. Tumanggi magbigay ng panayam ang kinakasama ni Monica at ama ng dalawang batang nasawi. Pero sinabi niya na nagpa-areglo na siya para makalimutan ang trahedya. Nasa 400,000 piso raw ang natanggap niya mula sa dalawang partido. Pero hindi ito matanggap ng pamilya Ramos, lalo't hindi naman siya kasal kay Monica. Wala pong katumbas na pera ang ano nung kapatid ko, dalawang pamangkin ko na yun. Kapag ang namatay ay single, hindi kasal, ang mga eredero niya, yung kanyang mga anak na illegitimate at yung mga legitimate na ascendants, magulang, lolo, lola. Wala rin umanong karapatan ang kinakasama ni Monica at ang mga pulis na hindi isama ang multiple homicide sa isinampang asunto. Mas mabigat kasi ang penalty kung may kasamang homicide. Kagaya ng nangyari nito, akala nila nagkasundo na. Yung pala, yung humaharap na nakikipag-settle, hindi siya ang eredero ni Monica dahil hindi sila kasal. Na-preclude tuloy si Nanay Nita to file a criminal case. Payo ng abogado sa pamilya Ramos. Mag-file ng civil case for tort or quasi-delict. Doon niya ngayon i-claim yung moral damages, actual damages consisting of the lost earning capacity ni Monica. Sa payag ng San Miguel Bulacan Police na siyang nagsampa ng kaso hinggil sa aksidente, wala umunong interes magsampa ng kasong homicide ang kinakasama dahil nakipagkasundo na ito sa dalawa pang partido. Pero pinayuna umuno nila ang pamilya na magtungo sa kanilang opisina para makapagsampa ng kaukulang kaso. Kung kinakailangan po, ma'am, babalik po kami sa kanila. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.